Yung magkatulog na yung viewers natin yan. Huh? So yan ang ano ko, experience na pag nagpagawa ng bahay, si misis mo lang dyan, wala. Walang mangyayari. Sayang ang pera mo. Kaya, ano ninyo, kayo, pag magpagawa, nandyan, kailangan nandyan kayo. Maliit lang. Dalawang karto. Ayos na yan. Kasi palaki kayo ng bahay, walang mangyayari yan. Kapoy manghinlo. Yung mga anak mo, matigas ang ulo. Hindi nga... Hindi masugo yan. Kaya maliit lang. Kasi pag nag-asawa din yan sila, lalayas din yan sila dyan. Hindi yan si Tiratea dyan. O pag umalis na, pag mag-asawa na, dapat hindi na natitira dyan. Di ba? Ugali Pilipino, nandyan pa rin. Hanggang walang katapusang ano na yan. May buson ako nga, buson. Taga doon sa Aklan o Antique. Anak niya, ilang lalaki, tapos nag-asawa lahat. Hindi nagtapos ng aral. Nag-aral ba? Nandyan nakatiras kanya. Yung anak naman ng babae niya, dalawa, nandyan din. So ang pira niyang allotment, ubos. Ubos doon sa mga anak, mga apo. Sabi ko, hindi ganyan dapat, boss. Kasi, paano yan? Ikaw, biruin mo, 1972 pa siya nagsampa ng barko. Ang tagal na. Lulugo-lugo na nga. Ay, yung sapatos, inano dito, ginawang sandal, nalaglag siya doon sa ano, di bumigay itong ano niya. Dalawang linggong hindi nakatrabaho. Kaya yan, pag ano dyan, wag na kayo maggawa ng malaking bahay, wag. Maliit lang. Importante, malaki yung area. No? Pwede ka makatanim-tanim ng gulay. Yun ang pinakadabis. Paggawa ka ng malaking bahay, eh, pag ano, yung mga anak mo, wala naman dyan. Sinong titira? Kayo lang dalawa ni misis mo. Saka yung inkanto. Wala. No? Eh, yan ang mga technique. No? Tapos kayo naman, Peter, pag ano na, makailang years na kayo, gusto nyo landbase naman, o di landbase kagad kayo. Australia, New Zealand, Canada. No? So madala na ninyo yung pamilya ninyo. Diba? Huwag kayo, yung iba naman, bili kagad sa sasakyan. Huwag. Gagamitin lang sa mga kapatid, mga ano mo yan, masisira, ikaw din magpa-repair. Saka na ka, bibili ng sasakyan pag ano ka na. Retire ka na. Yung mga anak mo, malapit ng school, di mag-commute. Ha? Hindi kailangan yung ano, pag hindi mo pa talaga ano yan, huwag mo nang bilhin. Bilhin nyo ng lupa. Basta ano nyo, lupa kagad ang ano nyo kagad, lupa. No? Kailangan, may title ha, hindi yung walang titulo. Bantay kayo naman sa ano, kasi merong mga double ano, kailang bisis na binibinta, ma-pick na title. Sama ka, Rune, titira pag ano, liti ka pa rin. Taga saan? Pag, taga doon ka ba talaga, liti? Matagal lang kami natira sa Manila. Mga 25 years yata. Yung magulang mo? Nasa liti na rin. Liti na rin, pati mama mo, mga kapatid mo. O di yun, doon ka na. Anong barangay yun? Doon, ano bayan? Lapas, sir. Lapas? Tapos yung barangay niya, ano, Luneta. Ano pa bayan? Malayo pa sa inyo sa Ormoc? Malayo pa yun, sir. Mas malapit lang yung liti. Unuhan lang kayo ng ano dito, yung Tacloban, Liloan. Sir. Liloan. Liloan. Ano yan dyan? Yung, ano pa yun dyan sa may pier? Unuhan pa, malayo pa. Hindi ko ganong kapisado yun, sir. Lapas, ano? Lapas. Yung, lapas na ito, sir. Meron tayong, si ano, umuwi na yung Tagaliti, no, isa lang, no? Meron tayong darating. Oh, meron tayong darating na sa 29. Isa. Dito naman kasi sa Butuan, hindi pa masyado gaano kamahal yung ano, yung lupa, no? May mabibili ka diyan sa mga ano-ano, mga tag 3,000 per square meter, 4,000. Dito mahal na 'to. Mahal na 'to, swerte yung mga mayayari dito. 60,000 per square meter na 'to dito. Oh. 60,000 per square meter. Ito dati nung 2012. Ito, tabi. Itong tabi natin, noong 2012, tag 25,000 per square meter. Ngayon, ito, tag 60,000 na dito.
Wala. Makuha ko yung treasure ko, mabili natin. Pero pag hindi ay... Okay, safety sa trabaho ah. Safety first, no? I-direct na niyo yung ground niyo doon sa kuan, no? So marami nang sino na makubir all dyan, yung mga, may mga safety shoes dyan na ano, ilagay nyo dyan, pag hindi na ginagamit dyan, ilagay sa box natin, no? Okay? So, any question, may katanungan? So, yun yung duties and responsibilities ninyo, ha? Okay, duties and responsibilities, ano ba? Number one ninyo, to follow the company policy and procedure. Isa yan, tandaan ninyo. Ha? Kailangan sunod kayo doon sa ano yung mga palisiya ng company, no? Company policy. No? Tapos to maintain the cleanliness engine room. Sulat ninyo yan. Ha? To assist sa mga main engine overhauling and maintenance. Assist mo kay first engineer. No? Segregate ng mga garbage diyan sa engine room. Wala, wala kong bag, ano dyan, ano bakit, ano yun, patas, ano yun, o ano yun, 200, yung, ang, ano yan, babayaran mo, sabang mag-aral lang si man. Bakit kailangan niyo pa mag-aral ng ano, sakay din kayo ng barko, Peter na lang, 3 months lang. Mag-aral kayo ng 4 years. Ha? 5 years, 4 years, let's say, 4 years. Pinakababa na yung mag-aral ng ano, gamay na lang, payat yung half million ang gastos yan sa 4 years na one. Lalo na pag malayo, magre-rent pa. Payat yung half million. Ang problema, pagtapos ninyo ng graduate, walang masakyan na barko. Wala mang bakir. Sinong bakir mo? Wala. Daming graduate ng mga marine school, ha? Both nautical at saka marine engineering. Hindi nakasampa. Kapitbahay namin diyan sa Basilisa. Tumanda na lang ngayon. Hindi sila nakasampa. Wala mang bakir. 3 years sa Manila applyan, wala. Hindi natanggap. Pamangkin ni Mrs. ko, yung si ano, John. Oh, 4 years graduate ng marine engineer, 4 years sa Manila. Hindi nakasampa. Puro paasa-asa lang agency. No, to gawin ka pang utusan do ano doon. Trabaho sa mga crewing manager, mga ano diyan. Hindi nakasampa. Sabi ko papuntahin mo dito. Oh, training siya dito. Pagtapos wala pang isang buwan, wala na, alis na. Ang ano dyan. Kaya kayo, may kamag-anak kayo na mag-aral pa ng nautical, ay marine, wala na. Mag-peter na kay Dritso. Advantage lang, pag ano ka, may bakir, kasi laki ng ano mo. Sahod ka ng, pag nakapitan kayo, half million yung isang buwan mo. Pero marami rin may kapitan na wala rin napundar. Pero na ako ditong busy, ano dati, customer, kapitan, ilang years din sa barko? Wala rin. Dahil nga yun ba, yung mga anak, kapag nag-asawa ng maaga, nandiyan nakatira lahat ng isang barangay. Tapos yung misis niya, biruin mo, magtutor-tor daw kahit saan makarating. Sama yung mga anak, pamangkin, apo. Ubus ang pinaghirapan ni kapitan. Wala siyang naipundar na kuhan, bahay lang. Wala. Ay, ang sabi niya, balik na siya ng Inter Island, sampa dito Inter Island. Kaya kahit ano pa kalaki yung sahod ninyo doon sa abroad, pag hindi kayo marunong magdiskarte sa pera niya, wala. Wala rin. Kaya diskarte ninyo yan. Diskarte ninyo. Kaya nang sabi ko sa inyo, mayroon akong isang bisita dito, nag-istorya, nag-seaman din, ibig siya. Nung nagsiman siya, wala siyang balay. Walang sasakyan. Wala. Nag-rent lang siya. Binili niya lupa lahat. Diyan sa Kabadbaran. O ngayon, yung lupa niya, tinayuan ng mga poultry.
Wala na. Ilan na yung sasakyan niya, nakapagpatayo na siya ng magandang bahay. Nagpunta dito last year. Yun yung ano na yan. Kaya ako naman, wala man akong lupa na nabili. Kasi inuna ko man tong talyer. O di. Pero at least, ano rin. Kasi kung wala yung talyer, eh wala rin tayo. Hindi tayo nagkikita. Kasi after talyer, nag-come up naman yung ano ko. Dami na ang kompetensya. Nag-come up ko na kaagad yung ano ko. Training school na. To share my skills and knowledge. O di. Diba? Amin ni Sir Fred at saka Sir Asyo. Ganyan lang. Kumbaga kunik-kunik ba? Oh. Yung doon naman sa kabila, yung welding school ko doon, yung Caraga Skills Training Center, Portis da yun. Ilan na ang graduate doon? Mga 700 plus na welder ang nag-graduate doon. Both sa TISDA, ano yung scholarship at saka sa DepEd. Pero walang nag-abroad, kasi ni isa na si Man. Wala. Tinalo sa atin dito, one year lang, last year lang tayo, ilan na yung abroad natin na si Man ngayon? Dahil sa kulang man yung ano, kulang yung isang ismaw, hindi ka basta-basta makasampa ng barko. Ngayon, ismaw, landbase ka rin, hindi ka rin tatanggapin, ha? Middle East ang bagsak mo. Kasi ngayon, ang hinahanap ngayon, kailangan, mayroon ka ismaw, jimaw, ipkaw, jitaw. Kombinasyon yan sa landbase. Ipkaw, talagang yan, jimaw, ipkaw nang hanap. Landbase man yan, ano man tawag yan, may UK man yan, may Poland, Canada, New Zealand. Ipkaw na, jimaw, ipkaw, wala na yung ismaw. Kasi sa mass production, ano na yan? Hindi ka na magpalit ng welding rod. No? Yun ang ano dyan. Kaya advantage kayo. Multi-skills. O si B-Boy, advantage yan siya. Ilang years from now, wala na. Landbase na, makatsamba na siya. Oh. Magawa ka na kaagad ng resume mo, boy. Tapos, anuin mo kaagad yung ano mo. Kasi paano kita doon sa Australia. Pero i-prepare niyo yung ganun kalaki na ano, yung pinakita ko sa inyo na processing fee, skill assessment. No? Malaki yan. Marag dili. Dili. Wala. Si Buhit, ganun din yun. Bayad yun. Kasi yung ano na yun, yung skill assessment sa government Australia man yun. Hindi sinusolder ng employer. Kasi nga, yun ano dyan, ang problema dyan kasi, pagdating doon, sa Australia, may makausap na maganda na sahod, dilipat. Kaya nag-usap kami ni ma'am, o shout out pala kay ma'am Pili, na kawawa yung ano ba, employer na nag-sponsor ng mga skill assessment. Iwanan, naka-six month lang, iwanan, nandoon na kaagad, tumalo na kaagad sa kabilang company. Di ihatag passport? Hindi. Ano man yan? Sa'yo man yan. Kaya sabi ko, mayroong agreement, internal agreement na ito, hindi ka pwede umalis dyan. Ano yan? Pero tayo Pilipino, gagawa man ng paraan, kasi gusto madato kagad. Ha? 250 up to 280,000. Pero isang buwan mo lang naman yan. Kita mo kayo sila si... So, si, yun pa lang sila si Ma'am Chiri at saka ano, ganun din yan sila. Cyrus yung kay Ma'am ano... Cyrus, oh, Cyrus at saka yung maraming agency na Australia. Kay Ma'am Chiri, ano yan? Ma'am Chi, ano yan yung Cyrus, yung agency niya. Nag-apply siya. Pero may sponsor yata yun sa kanya. Galing man siya ng Japan din. Piloton. Piloton, Kibbs. No? Okay, Mr. Sure. Mayroon pang ano ko, nakasabay ako sa ano. Alam niyo ba nung ano 2014, nag-apply na ako doon sa ano nung pagkatapos ko ng kuan pag ano ko nagpunta kami ni Mrs. sa Makati. Ano bang agency 'yon? Mga 400 up to 500,000 hiningi sa akin. Welder. Eh dalawa si Mrs. sa ano rin sa hospital. Eh wala, yung 1 million ko. Sabi ko, eh total, nandito naman tong talyer, eh hindi na tayo mag-ano. Hindi na tayo magpunta pa sa Australia. Kasi kung noong 2010, nakapag-decide ka agad ako, eh wala, nasa Australia ako ngayon. Hmm. Wala yan, yung 200,000. Ano lang yan? Kaso mahirap lang pag wala talagang ano ka. Eh,
Wala financier ba? Pero isang buwan mo lang naman yan doon. Tsaka madala mo na yung family mo doon. Madala mo na yung mayroon ka ng permanent residency visa. Ayos na yan. In and out ka na lang sa Australia. Kagaya kay sir. No? Oo. Oh. Wala na. Million-million yung ano mo kikitain mo sa isang kontrata. Halimbawa, magkontrata ka ng 4 years doon. 4 years sa ano mo, yung visa mo. Pag matapos yan, wala na. Pwede ka every year uwi. Pero mas maganda, ang family ninyo, pag nasa Australia or ano, Canada kayo, dito niyo nang iiwan yung family. Visit, ano na lang kayo. Kasi pag dadalhin mo doon, tapos walang trabaho yung misis mo, yung mga anak mo, ang ano lang doon, nakagandahan, magiging ano sila, Australian citizen. Kumbaga yung generation ninyo, mga ano na, Australian ano na. Pero ano kasi, yung 1 Australian dollar, 37 piso, i-convert mo. So, halimbawa, mayroon kang 1,000 na Australian. Pag doon mo gagastusin, 1,000 lang yan. E pag dito na yan, magkano na yan? Times ano mo, 37. 37,000, di ba? So yun ang nakaano dyan. Kagaya yung kasama ko dito, sumasahod $12,000. E nasa US naman siya nakatira. US din. E 1:1. Ay sa akin, 27 times 43. E talo ko siya. Di ba? Talo ko siya. Kaya yun ang ano dyan. Marami namang nagpunta rin doon sa Australia kasama yung mga pamilya nila, pero wala rin. Kasi 1:1 magastos mo. Pero ako nakasabay na taga dito sa Kabadbaran pero Marikina nakatira. Galing siya ng Middle East, 3 months on, 3 months off siya. Sabi ko, sir, bakit di mo dinala yung ano? Pamilya mo dito sa Australia. Eh pag dadalhin ko, Jim, 1:1 kami yung ano. Eh kung uwi ko doon, yung $5,000 Australian dollar a month ko, i-times ko ng ano. Di ba? Kaya yung bahay niya sa Marikina, mansion. Mansion. Taas man. Parang Japan din. Dalhin mo yung pamilya mo doon. Wala rin. Canada, ganun din. Kaya ang pira ninyo na pinag-ano nyo doon sa ibang bansa, Canada, New Zealand, o ano, dito iwi sa Pilipinas, dito mo gastuhin. Kaya dito lang pamilya mo, pwede mag-tour sila doon, 2 weeks, 1 month. Oh. Uwi na sila. O, 3 months. Oh. Kagaya kayo dyan, mag-asawa na siya doon. O, di yung asawa niya dito pa rin, pero pag pariyo sila, walang anak, o, di doon na sila. Diba? Magkano ba, sir, yung minimum pinakababa na rent down sa bahay? Mayroong 130. Pukasan mo ano dyan? Magkano? 160, 130 per week, pindi sa bahay, sir. Pindi sa bahay. Pinakamura na yung 130. Australian, 130 per week yan. So, ibig sabihin, pag 130 times 4 mo, 520. Ah, oh, tama ba? 520 Australian. Australian na dollar. Dibin, sir. Kung, sir. 1 week na yun, sir. O nga, kay times 4 mo may isang buwan. Di ba? E times 4 mo man, so 120 per week pa lang ano doon? Pabigat pala pag wala kang kita per week. Sipa, doon ka titira sa gilid ng lumang truck. So 120 times 4 mo, so magiging ano siya, 480 no? 130 pala no? Tama, times 5, times 4, so 0, 12, kiri 1. So 520 per month, Australian dollar. Ito, ano muna tayo ngayon? House. So, i-times mo ng 37. Wala, mahina talaga yung memory ko ngayon, Sir Fred. Walang mamam. 0, 14, kiri 1. So, 35, 36. 0, 6, 15. 12, kiri 1, 9. So magiging ang renta ng isang buwan mo doon sa i-convert to peso sa Australia, ito yung pinakaubaba. No? 19,000 piso. Ha? Per month. O, samantalang dito, mag-rent ka dito, buong bahay na yun, hindi na magagandahan, mga 4,000, 5,000.
Oh, including na. Solar naman yung warranty doon, solar. Solar. Kaya ito, pag tumama ako sa loto, solar ang gamit natin, pati sa welding. Gusto mo rin ng high-end, yung kutsi mo, bubukas ng gate mo, pasok. Pasok na rin, so, 160 per week. Para ayos yan. Eboy, eboy, kaya mo, eboy. So yun yung maiano natin. At least mayroon na kayong idea. Bakit ayaw nyo, bakit mas advantage pag dito ang pamilya nyo sa Pilipinas, no? Kasi yung value ba, yung pira, dollar man doon, dito piso, i-times mo kaagad. Kaya kayo, pag lumabas kayo, dala ka ng $100, i-convert time mo na kaagad ng 56. So ang $100 na dadalhin mo para mag-sure live ka, 5,000 pesos na yun, 5,600. So, tatlong sakong bigas na yun, pare. Diba? Yan ang mindset ba na kuan? Kasi dala ka ng $200, pag naubos yun, kulang-kulang 12,000 na yun. Piso. Pinamod-mod mo lang doon sa igwad o globot. Ha? Diba? So, ganun din. Pag nasa Australia kayo or Canada kayo, ganun din. Ang nakagandahan lang dito, kasi magiging Australian citizen yung family mo, or Canadian citizen, or New Zealand, or ano man yan, Japan citizen. Yun lang ang nakaganda. Siyempre, pag mayroon ka ng Australian citizen, secured na yung future ng mga anak mo. Secured na, hindi na maghihirap yan. Hindi na mag-ano yan. Yan ang ano dyan. Yan ang nakagandahan. Okay? So kayo, pag makalan base or makasiman kayo, yun na yung ano nyo, diskarte, no? O ilan lang naman ang ano natin, life, mga maximum 80. 80 tayo, life natin, mga ano, mga lalaki. Minsan pa nga, hindi pa nga abutan eh. Kasi dahil sa lifestyle at saka yung bisyo ba, pagkain natin, na-intake, maraming chemicals, no? Minsan, inuman pa ng ano, inuman nyo pa ng cobra, o di, 35 pa lang, patay ka agad na. Sira yung kidney ninyo, ha, sa ano, yung energy drink na yan, my energy drink. Sira. Mas maganda pa yung kopi na Viagra Robust, kasi haba ang buhay natin dyan. Oh. So yun ang ano ninyo, ang lifestyle din ninyo, pag masima na kayo or maano na kayo, kailangan gulay, isda, exercise, no? O inuman kayo, red wine or tuba. Ayos yung tuba eh. Sino may kalubihan, Niyog? Wala? May dagang kagtuba dito ba? Hindi, sagol, tubig? Tubigan, ragmulan. Ah, ayos ah. Tagpilang galon dito, anak. Nako. Ah, sige, magdala ka. Huwag katulang anak lang. Man. Dilawa na mo ni Sir Fred. Ayos lang, bisa gabi. Oh. Kutir man, kinutir, itlog, huwag ka ng Royal Orange. Bali na. Tablia. Tablia ba? Lami na. Lami na, durian. Pero ka ng pure tumbaw, ito mo. Abragatas lagi. Oh. Ah, napitan nyo, Bayugan? Bayugan, no? Prosperidad o Bayugan? So, yan ang ano dyan ninyo, no? Pag nag-ano kayo, kailangan, diskarte nyo talaga. Akin, advice ko lang to, kasi alam ko naman, ang sakit ninyo pag tapos na, pag nasa barko na kayo, amnesia kayo lahat, kayong lahat, amnesia. Niwala kayo sa amin, akin, probin na yan. Amnesia. Amnesia. Pero ano ko naman yan, maintindihan ko naman yan, kasi kayo, kailangan, priority na ninyo, family ninyo. Pero sa akin, ayos na yan, sir. Dito na ako sa Pilipinas, bakasyon na, sir. Ayos na. Tokos family ko. Ayos na yan. Masaya na ako niyan. Kahit hindi na kayo magpunta dito. Walang problema yan. No? Iwan ko si Amir kung makaano pa to dito. Dito si Pablo. Dalawin mo yung kalbo kong younger brother. Panay inom yun eh. Wala. Kanta pa naman yun. Kumanta. Kanta. Kaling kumanta yun eh. Hihina na raw siya doon? Ngayon? Sabi niya ngayon, hihina. Wala mang matagay. Tangkir eh. Sabi ko ba, baba ka na, wala nang buhay dyan. Wala. Pira ang ano. Pira.
Kaya ako dyan, tiyaga ako dito pag ano, 5 months, tiyaga, walang tagayan. Kaya pag uwi, talaga ako ano. Minom talaga ako ano, kahapon, wala akong tagay kahapon. Isang araw, meron ako, bili ako ng 5 pirasong pilsin. Ako, ayos na to, mga 3 araw to. Sus! Ay, hindi na pala kailangan abutan 3 araw. Ubos man, isang ano lang. Reklamo ni Mrs. Siyempre, wala man. Anong nga, manood ka lang ng TV, yung concert na yung mga concert-concert. Kaya kayo ganyan din. No, family, pagtapos na ano nyo, family na. Yung mga binata pa, o di, pag ano kagad ng farm. Tapos hiring-hiring ka kagad na saan yung maestra na maganda. Kundi, pa-check up ka sa clinic. Doktora, hilapin yung maganda. Doktora, pa-check up ka doon. Dok, mayroon pa-check up sana ako, dok. Tayo nga, dok. May dito, dok. May dyan, ano yung ano ko, dok. Ah. Heart ko, malakas yung palpitit ko nung nakita kita, dok. Ah. Ah, di ba? Ganyan kagad. May hugot ba? May hugot kagad. Pero kailangan pormado talaga kayo, di ba? Hindi pwede na ano yan. Para makadali kayo. Kita mo yung ano dito, yung si Captain Manico natin, yung may-ari ng boarding house doon. Ano yun, taga rito yun. Doktora din yung asawa niya, dentistry. Nagpalinis, ano pa siya, third meet yata, nagpalinis siya ng ngipin. Madali niya. Doktora. Tora yung ano niya, dentistry. May clinic, 3 clinic sa Maynila. Mayaman na sila. Yun yung may-ari ng boarding house doon, napupuntahan nyo. Yung walang boarding house, doon kayo, magpunta kayo doon. Ha? Bigyan ko kayo ng number. Mga 3,000 yata. Oh. Pag masima na kayo, doon naman kayo sa mga, ano ng masiman, tag 150, 170, mayroon ng breakfast yun, aircon yun. Mga ganito kalaki yung room. Oh. Ganito kalaki ang room, no? Mga 8-10 kayo. Double deck man yan. Pag masiman na kayo, pero ngayon hindi pa kayo siman, tiyaga-tiyaga, ganito lang muna doon sa ano rin. Siyempre, ilang buwan ka doon sa Maynila, mga 1 buwan kang tambay doon, magkano na lang yun. Diba? Tapos pagkain mo. 3,000 sa 1 buwan yun, sir? 1 buwan. 3,000 sa 1 buwan? Hmm. Sa ermita mismo. Mga 3,000 up to 3,500. Pero walang saing doon. Yung sa kabila ng mga boarding house, yung maliit lang, mga siguro ganito lang, kalaki. Yung pusti. Diyan. Mga dito. Oh. 3,000 isang taon. Pero marami sila na doon. Kasi come and go doon. Presinto yan, sir. Oh, parang ano ba? May alis. May darating, may alis. Oh. Minsan, abot sila ng 10. Minsan, 8. Yan ang ano dyan. Pero pwede kayo magluto-luto doon. Swerte yun na boarding house. Lahat na nakatira na nagseryoso ng apply, sampa. Kapatid ko, ilan? 3. Mga pinsan ko doon lahat. Sampa sila lahat. Swerte ba? Mainit lang. Mababa lang ano eh. Pero pag-araw kasi wala kayo sa boarding house, doon kayo sa applyan. Magkita-kita kayo, gabi na eh. Yan ang ano doon. Sunday yan, nandyan. Pero siyempre, pag Sunday doon, ka naman sa mall din mong tambay-tambay. Palamig-lamig. Or minsan, nagtrabaho ka, part-time ka. Pag sima na kayo, ay doon na kayo. Gala na kayo sa SM, Robinson, doon na kayo magpapalipas ng araw. Kain-kain ka na, Skyflix doon, no? Tingin-tingin, no? Wala na. Kayo pala, pag nag-apply, kailangan mayroong Skyflix sa ano ha, bag ninyo. Skyflix or pandesal, yung mainit ba na pandesal. Kasi minsan, naabutan pag interview yan, abutan ng alanganing oras. Oh, abutan ng alanganing oras. Alas 12 na, wala ka pang ano, kain ka muna ng ano dyan, Skyflix. Kahit marami dyan nakahilira, walang problema kumakain ka ng Skyflix. Buti kung may sisita. Wala, mayroon kang tumbler. Tumbler talaga kayo. Eh pag wala ka ng pira, naubos na, punta ka na sa mall, doon sa fountain, isahod mo. Ganyan ang diskarte ko, wala na akong tubig mainom. Punta na ako doon sa Jollibee or sa McDonald's doon, eh ano ko, hingian ako ng tubig. Normal man yan kasi wala pa man kayong pira, first timer man kayo. No? Meron nga kwento nga dyan eh, to joke eh. Taga Bohol nag-apply, Sir Fred. Eh, tingin siya doon sa ano, pag ganun tao, tagas niyo yung tubig ba? Lumapit siya,
Wala mang ano, niloloko yata ako nito. Mayroon, atlas mo na siya, tingnan mo niya. Hindi mo na tinitingnan yung paa ba? Mayroon inapakan. Ganun lang siya, lapit, ganun. Wala man. Hindi talaga nakatiis kasi uhaw na eh, pag-apply. Lapitan niyo yung guardia. Guardia, guard. Saan ba yung inumanan dito na taga Bohol? Saan ba yung inumanan na taga Bohol? Shout out, joke lang na, taga Bohol. Magalit sa akin. Kaya yung mga hindi pa nakapunta ng Manila, ano muna kayo? Marami pa no, hindi nakapunta ng Manila, marami pa. Ignorante pa. Pagpapangor ba sa aeroplano, sir, sa barko kay may halikan doon. Bago ka labas sa gate. Barko ra kayo, maganda. Kasi dati ang barko, 3 days yan, Sir Fred, 3 days. 3 days, ngayon ayos na, kinabukasan, nandoon ka na. Magkano pa masaya ngayon, sir? 3,000. Mahigit. Dati wala, wag sampa ko, uwi ako, bag barko man ako dati. Barko para makatipid. Ah wala, makasyuta ka. Syuta ka. Oh, ako, kasyuta ako pag ano, kaya ayaw ni Mrs. magbarko ako eh. Alam na niya. Alam na niya, pag magbarko ako, makasyuta ako. Siyempre, seaman man. Oh, seaman man. So hanggang doon lang, syuta, syuta. Sa raw ng bakahan, yung bata puti kambing. Ha? Darap ng rote, lagyan ng baka puti kambing. Oh, yan ang ano ninyo ha, livestock, maganda yan. Tapos, pero huwag kayong mag-business na hindi ninyo linya sa element ninyo. Tandaan yung sinasabi ko.